Sida Acosta's legal advice sa ngalan ng katarungan. Hindi ka iiwanan hanggang sa dulo. Sa Saudi Arabia pa, itong si Ma'am Jella, no? Isang OFW natin. Ayan, Ma'am Jella, kumusta ka na? Magandang hapon po. Okay naman po. Ang ganda ng audio at ang ganda mo rin, anak. Teka, ano pa problema kay nitong si Jella? Ito nga po ang kanyang salaysay, Chief. Sabi niya, ako po ay lumalapit para humingi po ng tulong tungkol po sa kustodiya ng aking mga anak na nasa aking dating asawa na ngayon po ay may bago ng kinakasama. Gusto ko po sana na sa akin na mapunta ang mga bata dahil may mga mag-aalaga naman po sa amin. Kasalukuyan po ako ngayong nasa Saudi bilang OFW. JC! At humingi na din po ako ng tulong para sa annulment po para maging legal na po ang aming paghihiwalay. At total naman po, ang aking dating asawa ay may bago ng kinakasama. Maraming salamat po. Kasal pala sila. Opo. Ayan, ay ate Angel, kailangan umuwi ka para personal kang makapirma sa mga dokumento, sa mga petition for annulment. At siyempre, para kunin ang mga bata, ikaw kasi ang may karapatang bumawi. Hindi mo basta ma-i-delegate yung karapatan na yun. Personal action mo yun eh. Kailan ka ba uuwi? Kagaya nung isa kanina, umuwi talaga siya para bawiin ang mga anak niya. Opo, ano po, matatapos po yung kontrata ko by September po. Yun po sana yung... Next year? Next year pa po. Ay, ano nun, hindi mo na mararamdaman yun. Malapit na, ber na rin dito ngayon. Oktobre. Oo nga po, mabilis naman po. Basta i-monitor mo lang, ha? At yung lalaki, meron ka bang detalye nun para matawagan ng PAW, ma-monitor ng PAW yung mga bata kung maayos sila? Meron po akong, yung sa lalaki po, wala po talaga kami ng contact kasi po, binlock po nila ako sa mga social media accounts po nila. Oh. Pero yung kaibigan ko po na kapitbahay po nila, yun po yung tumitingin-tingin para sa akin, para sa mga anak ko po. Yan, pwede mo mabigay kay Ka Gerald yung number para ma-monitor lang kung ano nangyayari sa mga bata hanggang wala ka pa. At, opo, ibibigay ko po. Kasi nag-aalala din ako, eh, bakit ka dinideprive na makausap man lang yung mga bata, malaman mo ang kalagayan. Opo. Yan ay isang rason para bawiin mo talaga sa tata yan. Pero kasal kayo sa isa't isa, di ba? Opo, kasal po kami. Ayun, ay, may kinakasama na po siya ngayon. Custody case saka annulment case. Sa annulment case kasi, kasama doon ang issue ng custody. Pagbalik mo, gagawang ka ng petisyon para ma-file yun sa husgado. Okay? Kasama na doon isang kaso na yon, naka-intertwined na yung issue ng custody, support, sa petition for declaration of nullity kung Article 36 ang gagamitin mo, ano pa man. Okay, taga saan ka nga? Nasaan ang mga bata? Yung po mga bata po ay nasa Bulacan po, sa San Jose Del Monte. Ay, ako naman po sa... Tagaroon kami, ano, San Jose. Okay, may court doon, may RTC na doon. Ikaw naman, ay saan ang iyong tira? Taga Binangon Rizal po ako. Ay, malapit lang originally yun. Po taga Sambuanga po ako. Sige, pag uwi mo, kontakin mo si Ka Gerald para diretso ka dito sa PAW, magawang ka ng petition, okay? At tutulong sa iyo itong team ni secretary na promote na si Reba, ni director Evelyn Ramos Dacpano. Ayan. Okay. At sana pag uwi mo ah. At ipag-pre-over natin na mabawi natin mga bata. At siyempre, nandito si ang eksperto sa annulment dito ay si Director Dacpano. Marami na napaanal na kasal yan. Pero siya hindi napapaanal. Malamahal niya asawa niya. O sige, sobrang niyang mahal yung asawa niya. Matindi. Okay, sige. See you, Angela. Press from Saudi Arabia. OFW. Ingat ka dyan, anak. Okay?